Ayan. Okay, guys. Welcome uli sa ating unboxing nung inintay nating gitara, no? So, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe kayo. Click below and subscribe. So, talagang yun ho kasi yung hobby ko, yun ang ginagawa ko, mamili ng gitara, instrumento, and then kapag ka hindi ako na-satisfy sa sound, bibigay ko na lang. Or bibenta ko. Ina-upgrade ko. No, i-upgrade ko tapos ibibenta ko. At kapag ka talagang satisfy na satisfy talaga sa sound, pwede ko naman siyang ibenta, no? Pwede ko naman siyang iparapol, no? Kung kinakailangan. Anyway, eto na ngayon yung in-unbox natin. Uminom muna ako ng tubig at nagpahinga at medyo nagulat ako, no? Ang ibig sabihin ay safe pala, no? Ang hindi natin alam ngayon, ang content na to, safe nga ba na totoong legit na gitara yung ipapadala sa'yo or hindi ka na scam? So far, kapag pumili kayo sa online ng, itong natutunan ko, kapag pumili kayo sa online ng pagbibilhan ng mga ganito, katulad nito, gitara, kapag pumili kayo sa online, piliin nyo, talagang meron talagang license yung store, no? Kasi meron naman kasing, katulad noon, di ba, na meron akong napansin na yung gitara, yung kanyang pinupost ay galing dun sa iba. Tapos inililipat niya dun sa accounts niya at pinopost niya. Scam yun. No? Mayayari kaya dun. No? Tapos yung ipapadala sa yung gitara, hindi naman yung gitarang pinost niya. Iba. So may mga nababasa akong content. Kasi very keen observer ako. Talagang binabasa ko yung content ng mga review nila hanggang sa pinakahuli. Ha? Pinagtsatsagaan ko yun. Kasi titingnan ko. Kasi, at huwag niyong kalilimutan. Kapag mamili kayo ng online, magbabasa kayo ng content, no? Ang tingnan nyo yung date. Yung date. Kailan siya binili? No? At tingnan nyo rin yung date. Kapag kapare-pareho yung date, isang tao lang yan. Tingnan nyo yung date. Yan ang pagbili online na para may iwas i-scam kayo. Okay? Para at least hindi kayo ma-ano dun sa ano. So, gagawa natin ng vlog yon, gagawa natin ng video yon. Kung paano. So, pinauna ko na sa inyo kasi dahil nga dito sa aking nabili. So, ito nga, bago pa yung ano, kasi nasa gitna pa. Ibig sabihin, hindi pa siya nabubuksan. So, kapag binuksan mo siya ng ganun, sarado, yon, mabubuksan na siya. Tingnan natin kung mayroon pa rin itong pre. So, wala na. Yun lang talaga yung pre. May free tayong dalawang pick. May free tayong dalawang pick. Isang green, saka isang red na pick. Which is thin. Ibig sabihin, manipis na manipis lang siya. It can be bent. No, it can be bent. Meron din tayong strap. Strap. Manipis yung strap, pero pwede na. So, kakayanin na ito. Magaan lang naman yung gitara eh. And then, of course, truss rod. No? At, ang pinakahuli, padded bag na manipis. Pero waterproof to. Kasi, ano siya, I think waterproof to. Kasi dudulas dito yung tubig. Okay? So, ayan. At least, ano ko na sa inyo. Yung gitara. So, ngayon yung loob naman. Tingnan natin. Kasi yung safe yung ano niya. Safe yung box niya. Walang tope. Walang damage. So, naka-bubble wrap. Contudo bubble wrap. At 5 days nakarating dito. From Manila to Bicol. Nasa Bicol pala ako actually ngayon. Kasi meron tayong tinutulungan na ano dyan, na ministry sa church. Okay. At eto na ngayon, bubuksan na natin. So 5 days siya, 5 days siyang nakarating dito from mula dun sa pagpack ng seller, pero hindi na sa akin pinakita eh, di ba? Dapat sana, di ba, bibidyohan nila 'yon o kaya pipicturean nila kung ano yung sinend sa akin. Pero wala silang sinend sa akin eh, no? Lang sinan. Pero mas maganda siro, mas maganda siguro magiging kampante ako, magiging kampante ako at matutuwa talaga yung buyer kapag bibidyohan nila yung o kaya
ipakikita nila yung picture ko. Ito ang isesend ko sa'yo, ito ang ibibigay ko sa'yo. O kaya ilalagay nila, mag-vlog sila, no? Mag-vlog sila, ilalagay nila dun sa ano, sa vlog nila para mapanood din namin bilang mga buyer. Na mapanood ng mga buyer na ayun na yung gitara ko, di ba? So, napakaganda nun pagka ganun ang ginawa ng Sqoe na kung mayroon silang ganun. At talagang paniniwalaan sila. Mas dadami yung benta nila. Strategy din yun, di ba? So, kaya isang bagay na napaka ganda rin gawin. At para sa amin din na mga mamimili ay ng gitara online ay magiging panatag din ang aming kalooban na hindi kami na baka sira, baka mag-iisip kami, baka basag or baka kung ano nangyari, di ba? So, at least alam namin na nakita na namin yung guitar na pinili namin. Pangalawa, alam namin na yun talaga yung sinend nyo. No, kasi kapag ka, ano, manghuhula kami, katulad ngayon, nanghuhula ako, anong kulay kaya to? Ito ba talaga yung pinili ko? O baka iba yung nasa picture, iba yung nandito. Diba? So, yun. Kaya isang bagay din yun para sa mga seller na kailangan nyo rin gawin na mapanatag din naman kami bilang mga buyer. Okay? So, anyway, eto na siya. Bubuksan na siya natin. Para makita nga natin kung talagang katiwa-tiwala nga. Diba? Ayan na siya. Oh! So, meron pa siyang so, tinanggal na natin siya sa padded bag. Meron pa siyang meron pa siyang, anong tawag nito? Foam ba to? Diba? Nakabalot pa siya. At may goma. Tanggalin natin yung goma. At meron siyang safety, ano, para siguro hindi madumi, kabalot. Ayan. Uy, makinang. Sleek. Tama yung nasa picture. Yung nasa picture na binili ko is sleek. Meron ganito is sleek. At hindi ko alam na makintab siya. No? Makintab siya. At yung kanyang nut. Plastic. Palagay ko parang naka low action na siya. Pero ordinary string, steel string. Ayan na siya. Makintab siya. Oo eh. Alam nyo, ang may pintura, ayan, ayan na siya. So, ibig sabihin, buo. Tapos, syempre, titingnan nyo to. Titingnan nyo yan. Kabilaan at titingnan nyo to. Importante itong tingnan kasi dugtong lang yan eh. Tapos ito, so wala siyang Adam's apple. Adam's apple. Maliit lang siya pero maganda. At ito, bakit kaya ito mayroon siyang siguro to nadapuan habang pinipaint. Ibig sabihin, hindi siya factory painted. Hindi siya machine painted. Manumano. Ang pagpaint nito manumano, nakasabit lang to dito, then ini-sprayhan nila manumano. Kaya mayroon siyang dumi. So, ibig sabihin, ang paggawaan nila, dun mo makikita, diba? Ang paggawaan nila ay manumano. Pero, sturdy ha. Yung loob, titingnan nyo yung loob. Malinis.
malinis. Tap-tapin natin. Kapag ka nag-ekong ganon, wala siyang basag. Wala siyang angat. Pero kapag hindi nag-ekong ganon, may angat yan. Tapos, check nyo rin tong bridge niya. Kung may angat. So far, wala. Ang kanyang saddle ay plastic. Ang kanyang bridge pin ay plastic. Tapos yung angat ng ano niya, naka, ano siya, basic low action. Hindi pa siya nakatono, pero yung sound niya, okay, no? So, ngayon, ang i-check naman natin ngayon, ay yung kanyang machine head. Yung kanyang mga pihitan. No? Tuning peg. Sa English. Pihitan. Ayan, titingnan nyo. Kasi yung iba nyan, naglalak. Ganyan pagbili ng gitara. Kapag pupunta kayo dun mismo sa tindahan. O sa tindahan ng gitara. So far, mabait yung seller. Binigyan tayo ng isang magandang gitara. Na walang problema. Ito na yung kanyang tuning peg. At ito yung kanyang harapan ng tuning peg. Itong maganda. Kasi nakatornilyo siya. May lock. Ibig sabihin, hindi siya kagad maglulusen kapag tinono mo siya. So ito yung magandang tuning peg. Pero syempre, as usual, na parang ordinaryo lang. Pero may gas-gas ng konti. Siguro yung paglagay nila to. Pati ito. So, hindi na issue. Hindi na big issue yun. Tingnan natin. No, kasi importante to eh. Importante itong tuning peg na to. Itong machine head. Kasi dito nakarila yung tono ng gitara. Kasi paano kung sira-sira to? Paano mo matutono yung gitara mo? Hindi ka makakatugtog. Kaya, this is very important one. Okay? Mas magandang importante to kaysa dun sa body. Kasi yung body pwede mong tagpi-tagpian. Pero ito, kapag sira-sira to, papalitan mo at bibili ka o order ka ng bago niyan. At kapag ka hindi maganda yung pagkakagawa nila ng, ano, ng sa machine head, kahit anong tono ng gitara mo, sorry ka na lang. So far, ito na yung gitara. Okay? So, ibig sabihin, buo yung gitara. Ngayon naman, titingnan natin sa susunod na video yung parts nitong gitara at tutunuhin na natin. Tingnan natin kung talagang maganda nga talaga yung sound niya kapag tinuno natin. Okay? So, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe. Yan. Sabihin, save, bumili, buo siyang darating sa'yo. Ngayon naman, mako-compromise naman tayo. Sound, yung build, yung pagkagagawa niya, then yung parts. Kung may kailangan kang i-upgrade or upgraded na, kung bakit siya ganun ka-sale, bakit siya ganun kamura, anong meron nitong gitara na to? Kung ikumpara dun sa mga high-end guitar na talagang pagkamamahal na 20 plus pataas. Okay? So, see you next video.